Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos niyo panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel. At sana matapos niyo panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay ma-share niyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request ni Sir Bong, ano, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, merong good news si Sir Bong, ano, para sa ating mga guro, pero mamaya na natin i-discuss, ano, sa huli natin i-discuss yung good news na sinasabi ni Sir Bong. May guro na nagtatanong kay Sir Bong kung sino daw ba dapat ang mag-organize o nag-o-organize ng learning action cell or LAC. Alam nyo, dear teachers, ano, may pattern na tayo ng mga school activities sa school. At may procedure tayo na sinusunod. Sa pagkakandak ng learning action cell, normally, yung principal ang nag-o-organize ng LAC ng school. Kung ang participants ng learning action cell or LAC ay lahat ng guro, normally, ang ginagawa ng inyong principal, nagde-designate siya ng head teacher or master teacher as chairman or coordinator ng learning action cell or LAC. At yung chairman or coordinator na inassign ng principal, ano, siya na yung nag-handle kung sino yung mga speakers, ano, kung ano yung mga topics to be discussed, kung ano yung team ng LAC, yung program, yung matrix, at iba pa, no? Kung ang tanong, sino ba dapat ang nag-o-organize ng LAC? Ang sagot, siyempre, yung inyong principal, head teacher, at yung inyong master teacher. Ano? Besides, yung principal, head teacher, and master teacher, sila naman yung considered authority natin sa pagdating sa mga school activities katulad ng LAC. Pero kung yung LAC ay for a particular department lang, ano, yung department head ang mag-o-organize. Sa elementary, kung isang grade level naman, ang normally na nag-o-organize sa elementary, ano, sa isang grade level, ay yung kanilang master teacher. Eh, Sir Bong, pwede po ba ang guro or teacher 1, teacher 2, or teacher 3 ang mag-organize ng LAC? Kasi po yung principal ko, ako po ang pinag-o-organize niya ng LAC, eh teacher 1 pa lang po ako. Gaya ng sinasabi ni Sir Bong, meron tayong mga authority para sa pagkakandak ng school activities like LAC. Kung ikaw ang pinag-o-organize ng LAC, ano, ng inyong principal, kahit ikaw pa lang ay teacher 1, kasi ang worry natin, baka walang sumunod sa iyo. Nagigit ba, Sir Bong? Hindi naman sa minamaliit natin yung kakayanan ng isang teacher 1. Alam ko, maraming guro na teacher 1, teacher 2 ang mahuhusay. Kaya lang, sa pag-o-organize ng school activity like itong LAC, dapat ito ay isinasagawa ng inyong principal, head teacher, or master teacher. Puntahan naman natin yung isa pang query ng ating guro, ano? Kapag daw ba may class suspension or suspended ang klase, yun daw bang mga guro ay kasama rin, ano? So, ang ibig sabihin ng guro, ang guro daw ba ay hindi na rin magre-report sa school? Alam nyo, definitely yes. Meron tayong DepEd order tungkol dito na kapag may suspension due to typhoon, heavy rainfall, at iba pa, hindi na dapat magre-report for school yung ating mga guro. Kasi magiging risky para sa kanila, para sa ating mga guro, kung magre-report pa sila ng school. Alam nyo, pwede silang mapahamak sa kanilang pagbiyahe going to school. Kung hindi man sila nagpunta ng school, nag-report sa school, hindi sila pwedeng absentan, at talagang hindi sila absent kahit na hindi sila mag-report ng school. Tahan na natin yung good news natin para sa ating mga guro. Baka yung iba alam na ito, no?
Gaya ng sinasabi ko, meron tayong good news at ang good news natin dito sa amin sa Division ng Caloocan ay available na yung aming retroactive ng SSL 6 from January to August. Alam nyo, posible na maibigay ito sa amin this week or matagal na yung next week. Kung ang Division of Caloocan ay meron ng retroactive from January to August, posible na yung ibang mga divisions ay meron na rin kayo. Ano? So, dear teachers, meron na tayong retroactive from January to August. Masaya ba yung ating mga guro? Maraming salamat sa inyong lahat.